Good day mga kakukak, and dito naman ang yung babaeng kukak. Dito tayo ngayon is mag-ano tayo nung kung part 2 ng kung bakit ako nakauwi sa Pinas. Tumakbo na nga ako sa ating embahada. So far so good, maganda yung treatment nila. Kasi pagdating ko doon sa embassy talaga, kinakausap ako ng guard. Pero ako, sinipti ko talaga yung mga gamit ko. Hindi ko pinapansin yung guard. Tapos, yung nakapasok na lahat yung gamit ko, kasi marami akong gamit na dala. Tapos, sabi ng guard, what are you doing here? Sabi ng guard. Sabi ko sa kanya, yung pabulong, sabi ko, tumakas ako ngayon lang. Sabi ko, ha? Now? Yes, sabi ko ganun. So, pabulong lang yung sabi ko. Tapos, sabi niya, you stay there. So, pinapasok niya ako doon sa pinakaloob talaga ng embassy. So, doon ako nakaupo. Then, may kumausap din sa akin, si Ma'am Angie. Sobrang bait niya. So, ayun. Nausap niya ako. Tumawag kami sa employer kong babae. Tapos sabi ng babae na hindi daw sa kanya ako mag-ano, kasi gulat sila, kasi sabi ng taga yung attorney ng embassy, sabi niya may nagrereklamo dito si ano ganon, yung pangalan ko binanggit. So na-shock yung amo kong babae. Sabi niya, she's still in my house. Sabi niya ganon, dahil hindi niya alam na tumakas ako at wala rin nagsabi sa kanya doon. Kaya ayun, pag nagsabi na andito siya ngayon sa ganyan, sa shelter namin. So, sabi niya, tumawag kayo sa sponsor niya, wag sa akin. So, pinatay niya yung cellphone. Pagkapatay ng cellphone, so sabi ng attorney, is magmumore kami. Yung more kasi, yun yung pinaka-law nila doon, parang police ata na ano, tapos nag-report kami, ganyan yung reklamo ko. After, hindi pa kami natapos, hindi pa ako tapos kay attorney. So, binigyan ako ng lunch. Tapos, gulat ako. Kasi, diba, sa narinig mo na ganyan ang embassy, pagagalitan ka, hindi ka papakainin. So, ini-ignore ka lang doon. Yun ang sabi ng naririnig-rinig ko. So, pagdating ko doon, hindi pa kami tapos kay attorney, sabi niya, sige, kumain ka, lunch mo yan. Na binigay sa akin yung mga G yun. So, sobrang bait niya. Taga dito rin siya, isa Davao. Taga Davao siya. And then, ayan na nga. While na naghahintay kami sa tawag ng more, kasi nagre-report na nga kami, so na-file na yung case. So, sabi ni mga G, kain ka muna. So, pagkatapos, babalik ka dito. So, kumain ako. Sabi ko, pwede ba sa ganit siya? Hindi pwede yan doon ka sa ano. doon sa gilid. So, okay. So, ayun. Pagkatapos na yun nun, yung assessment nila sa akin about kay attorney, dahil nag-file ng case na mga kami. So, sabi ng guard, sige, bibilangin natin lahat ng gamit mo kasi madami kang dala. Baka kasi daw magre-report din yung employer ko na ninakaw ko yung mga ganyan. Yan, i-record nila lahat yung dinala ko. At saka, wala ni naman akong ano, kasi may resibo lahat ng mga gamit ko na dala, na nabili ko, na-save ko talaga yung resibo, nasa ano ko talaga yung mga resibo, kahit yung grocery ko, inano ko talaga yung resibo nun. Pinag-iipon ko talaga yung lahat. Kaya, ayun. Yan na, tapos, pinaakyat na nila ako dun sa taas. Tapos sabihin ng pinaakyat nila ako doon sa taas. Alam mo ba kung anong buhay namin doon? Sobrang napaka Disney princess namin doon. Kasi yung room namin, may aircon, may sariling yun na nga lang, hindi ka makakagamit ng cellphone. Pero okay lang yun. Para sa akin, okay lang yun. Para kaming Disney princess doon, na tatawagin lang kung may kailangan sa papers namin, mga ganito, mga ganyan. Parang napaka-smooth talaga. Parang napakaganda ng cater ng taga-embassy sa amin. Kumbaga, malayo siya sa naririnig ko. Napapagalitan ka, mga ganyan. Mga negative na naririnig mo. Pero hindi mo talaga
masasabi kung totoo ba yun o hindi. Based lang to sa experience ko. Kaya sa mga OFW dyan na talagang nakakasira yung mental health na sisigawan ka, mga ganyan sa mga amo nyo, huwag yung tisig. Umuwi kayo sa imbahada natin. O sa akin kasi, nung pumasok ako doon, sabi ko, bahala na, pagalitan ako. Kaysa man naman mabaliw ako uwi sa Pinas. Or patay na ako uwi sa Pinas. Sabi kong ganun. So, para sa akin, talagang agresibo talaga ako nang uwi ako doon. Pupunta ako doon. Kaya kayo, mga OFW, huwag kayong matakot na tumakbo doon. Kasi lahat naman yung tumakbo doon, kinikita nila. Kinaano nila na makakauwi ka ng Pinas. Okay lang yung mabahala na yung mga documents na naiwan nyo, mga ganyan. Magsisimula tayo ulit. At hindi lang yung lugar na yan. Ang, kung kumbaga malas ka sa lugar na yan, huwag mong tiisin. Umuwi ka lang. Umuwi ka sa Pinas. Maging smooth ang buhay mo. Lagang parang marami pang lugar na pwede natin pag-a-applyan. So, yun ang mga ano ko sa OFW. Awareness to. Huwag kayong mag-atubili na tumakbo sa imbahada natin. Tapos, ayun na nga, mga ano ako dun. Mga 12 days ata ako nag-stay sa shelter. Dun sa embassy. So, ang ano lang kasi dun sa embassy, pag wala kang agent, kasi katulad ko, cross-country ako, diba? Kaya, pag wala kang agency talaga na cross-country ka, illegal ka kasi dun eh. So, it means, pag wala kang agency talaga nga galing sa Pinas, so, ikikita ka nila sa shelter. Pero pag may agency ka na galing ka sa Pinas, na pumasok ka sa UAA, ibabalik ka nila talaga dun sa agency mo. Talaga, ang agency mo ang magpa-process lahat ng mga documents mo na gusto mong umuwi ng Pinas, sila yung magpa-process. Tutulong lang na ang taga-embassy. Pero pag alam ko kasi pag UAA, madaming ano doon, madaming yung tawag doon yung cross-country. Kumbaga, na ano ka sa mga salita ng mga agent, mga ganun, diba? So, pag cross-country ka, huwag kang mag-atubili na tumakbo sa embassy. Napakaganda ng kita nila. Nung libre ka sa pagkain, yun, kayong mga nandun sa loob, nandun sa shelter, kayo ang magluluto ng pagkain ninyo sa buong ano. Hindi naman araw-araw na ikaw lang magluluto, hindi, sasalin-salin kayo eh. At saka tutulong-tulong ka lang dun sa magwalis-walis sa kwan. Ang embassy kasi, may ano sila, may tagalinis talaga sila. So, yung lilinisan ng mga taga nung tumakbo sa shelter, yung sa taas lang. Yun lang yung linisan mo. Sobrang, ano lang, yung room ninyo, yung mga ganito. Nang napakaganda nung tumakbo. Talagang ma-amaze ka. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi nga, ay, kang tiisin mo hanggat hindi ka nasasaktan, yung ganyan, mga ganun. Huwag kayong tiisin. Kasi masisira yung mental health niyo. Nakakasira ng mental health na sisigawan ka na wala kang kasalanan. O hindi. Para sa akin, hindi talaga. So, hindi talaga ako miss. Tumakbo ako doon. So, talagang sabi ko, okay na to. Nakalandito na ako sa loob. Safe na. So, akala ko ako lang mayroong mga ganun case. Hindi lang pala. Madami kami doon. Nung mas malala pa yung iba kasi parang natrauma sila. Kunting kalampag lang. Nanginginig yung mga katawan nila. Ganun. So, maganda talaga na huwag tiisin yung mga ganyang amo. Marami tayong ma-a-applyan, pwede tayong mag-apply sa ibang bansa, pwede naman sa ibang country, mga ganun. So, huwag kayong matubili na tumakbo dun. Kasi, napakaganda ng cater ng taga-embassy talaga sa akin, based on my experience lang. Awareness lang, huwag talaga kayong magtiis sa mga amo mo yung ganyan. Kasi, kaysa naman uwi kayo ng Pinas na, ano na, luka-luka na, or nasa kahon na. Mangarap tayo para sa pamilya natin, di ba? Pumunta tayo doon para sa pamilya. Kaya babalik tayo na para sa pamilya din. Kahit na wala kang dalang pera, hayaan mo na. Pera makikita lang yan. Ang buhay isa lang. Kapag namatay ka, hindi ka na pwedeng bumangon ulit kasi nasa Pinas ka na. Hindi na. Kaya maganda yung uwi ka talaga na buhay para sa pamilya mo. Para sa mga anak mo. Di ba? So,
yan talaga ang ano, napaka nagpapasalamat talaga ako sa taga embassy na sobrang smooth talaga nung hindi ka man makarinig ng sigawan ka or bakit kang ganito or anong ganyan. Nagang napaka-smooth talaga yung ano nila doon. Mahinahon lang sila. Talagang wala silang ano sa'yo. Walang yung mga negative na naririnig mo nasa hindi ka pa tumakbo doon, hindi totoo yun. Based lang sa experience ko. So, maganda talaga na takbo tayo doon. And then, salamat talaga. Pagdating namin sa Manila, ginitar din kami ng taga OWA. At saka yung department, migrant workers, yung DMW. So, ayun, pinakainin kami doon. Nag-hotel pa kami, pinahotel nila kami. Maganda yung hotel na pinaano sa amin, pinapasukan sa amin. Tapos, ang dami talagang ano, no? Talagang maganda yung ano nila sa amin. So, mga dalawang gabi ata kami nakatulog doon pagkadating ng ano. So, naghintay kami na ticket namin papuntang probinsya. So, nung ano na, nandun na yun kami sa airport, sabi nila, may magsusundo ba? Sabi namin, wala. So, pagdating namin sa Cagayan de Oro, madami din kami nun eh. May sumundo sa amin na OWA din. Sinundo kami. So, alam naman natin na malayo yung ano, diba, terminal sa galing Lagindingan papuntang Cagayan doon sa ano, mga province namin. So, sa terminal. So, dinala kami, akala namin hanggang terminal lang. Di pala. Hanggang sa bahay talaga yung ano nila. Pinapasahayan kami na sa bus ako pinasakay kasi around 12 o'clock na ng ano. Talaga yung OWA, hinintay talaga kami hanggang sa makarating kami doon. Tapos, hindi sila umalis hanggang sa hindi kami nakasakay sa mga bus na papuntahan namin sa probinsya. At sila din ang masahe sa amin doon. Pinapasahayan nila yung bus, yung mga ganun. Kinukuha lang nila yung receipt na pinapaano nila na, yun talaga yung kumbaga may pruweba sila na pinasakay kami, mga ganun. Sobrang, nako, na ano, na amazed lang ako sa nangyayari sa amin. Kaya huwag kayong mag-alala na tatakbo kayo na walang pera. Wala kayong gagastusin doon. Kaya wala kayong gagastusin kung tatakbo kayo sa embassy. Kasi kikita kayo ng OWA hanggang sa Dubai, Abu Dhabi. Ang experience ko hanggang Abu Dhabi papunta sa province namin. Sila talaga lahat ng gumastos nun. Tapos pag nasa hotel ka pa, masarap yung pagkain sa hotel. Ganun. Pero kung around Manila ka lang, hindi ka na mag-stay ng hotel. Bibigyan ka na nila ng pamasahe patungo sa province mo. Kumbaga, di ba sa Manila is may mga province-province din. Pero ang pinapa-hotel talaga nila, yung sa Vista, Visayas and Mindanao. Yun talaga mag-i-stay kayo sa hotel. So, enjoy life lang dun. Sobrang saya ng naging experience ko nung nagtumakbo ako sa embassy. Kaya, awareness to sa mga OFW. Huwag niyong tiisin yung mga amo niyo, mga ganyan. Uwi tayo maging healthy para sa pamilya natin. Kaya, thank you! Bye! At sana may nakukunan kayo na may nakuha kayong lesson sa mga pinagsasabi ko dito. Thank you! Bye!